isang kakaibang talakayan na naman ito mga ka-TH base sa isang area ng kasamahan natin kung saan ang mga sign nagsasabi na kung ilan ang laman sa lugar. Kaya pinamagatan ko pala itong sign marker of 200 gold bars deposit assessment 433. Kung mapapansin ninyo ang markang yan. Pero bago pala natin umpisahan ang lahat mga ka-TH, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Code Raider MMS para updated kayo sa mga bago nating content lalo na sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Code Raider MWS. Mag-like and follow lang kayo mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon ituloy na natin kung saan ang pamagat na 250 gold bars deposit dito ko kinuha sa markang ito. Lalo na't sa may-ari ng mga sign na ito, makinig kang maigi sir, dahil hindi naman talaga natin ipagkakaila. Klaro ang marka na ito na ang ibig sabihin, ayan, iguhit muna natin, 250 gold bars ang laman sa area na ito. Ang tanong, masusundan kaya natin kung saan siya banda? Hanapin natin ang supporting sign kung saan naka-engrave ang sinasabing 250 gold bars. Kung mapapansin ninyo mga ka-TH, ang batong yan sa bandang dulo, dyan naka-engrave ang sinasabi niyang deposito. Sa bandang baba, parang hugis palad siya, pero ang power sign ito or travel power sign na susundan. Kung saan ka mag-travel, nandito sa pinakababa niya. At klaro naman na may butas. Ang butas na yan, directional sign yan, yan ang sinasabing power sign. Para yun ang susundan mo kung saan ka mag-travel. At ituloy muna natin ang video ni sir. Kaya pala nakapattern ang mga lumang punong kahoy nito. Ipapaliwanag ko rin mamaya kung ano ang ibig nakalapid na pa. Itong pinakamahirap sa talahat talaga pag ganitong klaseng mga markahan. Umpisa pa lang, binubungad na nila kung ilan ang laman. O yun yung butas o. Kung ilan ang laman sa area na yan. Katumbas niyan, medyo malalim-lalim talaga. Ganun pa man, ang butas na ito nakaharap doon sa area. Hindi magkalayo yata ng 20 meters yata sa baba or 30 meters. May nagkukumpulan na mga bato doon na nagtutukoy sa entrada ng daanan ng tunnel papunta sa ilalim. At i-forward natin. Mamaya mga ka-TH, ayan, kung saan tayo nanggaling sa taas. Itong butas na ito, sa likuran niya papunta sa baba. At ito na yung tinuturo doon sa butas na yon na nilagyan ko ng aro. Kung hindi ako magkakamali, pero sa tingin ko ito talaga yon. Kasi hindi lang isang bisis, mga limang bisis ko inulit-ulit ang mga video ni sir. Wala ng iba at dalawang bato lang ang nagkukumpul-kumpulan or dalawang bahagi lang ng bato na nagkukumpul-kumpulan. At dito naman sa pangalawang bahagi ng mga batong nagkukumpul-kumpulan, ayan, kung napansin ninyo, semi-heart yan mga ka-TH. Indicator sign yan na ang target direct na yan paislan sa area na yan. Yan ang entrada niya papunta sa ilalim at sinuportahan pa siya sa batong may nakaukit na parang may kutsara. Ayun sa gilid na yun no. Ayan, ayun no, sinasabi kong parang may kutsara. Ayun ang bahaging ito. Klaro siya na parang may kutsara. Kahoy ang palatandaan ito kung saan ang sinasabi niya. Ang target or daanan ng target nasa gilid ng lumang punong kahoy. At ituloy natin. Ay ito pala, mali pala ang guhit ko. Ito pala ang nasa taas na ito. Ayan, parang kutsara. Ulitin natin. Kahoy ang tinutukoy niya. Pagdating dito sa baba, may sumuporta dyan na takip.
daanan ng tunnel yan, kombinasyon, tagusan, no? Sa gilid ng sapa. Ituloy muna natin. Binalikan ni Sir ang area. Sa taas yata ito. Tuloy lang natin. Or, ibalik natin. Baka may nakaligtaan tayo. Ah, okay. May nakaligtaan nga. Ayun ang sinasabi kong takip. Ang sign na ito, ibig sabihin, takip ng tunnel. Nasa ilalim, sa gilid siya ng lumang punong kahoy. Dahil may kutsara. At dito naman sa kabilang side. Maraming bato dyan na nagkukumpul-kumpulan eh. May mga supporting sign na nagtuturo. Ito ang heart oh. Dulo ng heart. Kailangan pa itong i-clearing. Ayun yung heart na nakatuwad. Naka-point out sa baba. At dito naman, parang alanganing anong sign. Ay, heart pa rin ito. Bar down pala ito. Binar down ang area na yan. Heart pa rin ito. Style ito yung tipong sign na landslide tunnel na pagka-heart. Kung saan, nandito yan banda. Ibig sabihin, ang daanan ng tunnel, binar down or ni landslide. Kasi malaki nga ang deposito sa lugar. At ituloy natin sa video ni Sir. Mapapanood natin dito mga katits. Base sa pagkahilira ng mga kahoy, ito na yung kahoy na sinasabi ko. Pattern pa lang Sir or pagkahilira niya. Base sa pattern, nako. Angkor na ito Sir or angkla. Alam naman natin ang ibig sabihin ng angkla. Tunnel yan. At nandito ang sign. Malapit doon sa punong natumba. Na sinasabi niyang 250 gold bars deposit at ang butas na sa likuran niya nakaturo sa area na ito. Ngayon, ang heart naman na nakatuwad nandito banda pabalik sa mismong ilalim niyan. So madidetal ang target nandito sa gilid ng kahoy na ito or gitna. Pero ganun pa man, nako, malaking trabaho ito Sir at saka malalim. Hindi ito yung hinahanap ni Sir kasi ang hinahanap ni Sir yung mga tipong giveaway. Pang mababaw lang kahit maari hanggang 12 feet lang. Pero ito, sigurado ako, tunnel ang area mong ito Sir. Base pa lang dito sa pattern ng kahoy. Naka-sign na ng parang angkla ng barko. Ayan oh. Ayan, yan ang mahirap sa ganitong klaseng area. Malaking deposito na sinasabing 200 piraso na gold bar. Pero mahirap din kunin. Ayan talagang pinakamahirap dito. Payong kaibigan ko Sir, maghanap muna ng ibang area. Huwag muna ito tutukan. Kung sakaling may pundo na, financing, tsaka nabirahin ang nasa gilid ng lumang punong kahoy na ito. Parang nasa gitna lang ito mga katits kung saan ito nakatingin ang butas na yon. At tinitignan niya na ang nagkumpulan. Ito na yon. Yung nagkumpulan naman na ito, pinapabalik siya sa area na yan. Pero padive na sa ilalim kasi yon ang sinasabi niyang entrada ng tunnel. So maditotal, nandito banda yan ang target niyan. Pero binar down or pinaguho. Kasi may kombinasyon siya na collapsible tunnel. May mga takip sa ilalim yan, mahirap po din. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment trading natin, sa kasamahan natin, sana nabigyan natin siya ng gabay at maisip niya kung ano ang tamang gagawin niya sa area niyang ito. Ayan, 200 gold bars deposit. Napakahirap po din yan. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.